noon pa mang naging hiwalay itong parokya, si San Bartolome Apostol na ang santo patron ng simbahan. So in Malabon, we have San Bartolome, or we also called him Tata Ome. Here in Malabon, he is considered as one of the heroes. Si San Bartolome Apostol ay laging nilalarawan na may hawak na tabak sa isang kamay. Paglalarawan ito kung paano siya naging martir ng pananampalatayang Katoliko. Kaya tuwing piyesta ni San Bartolome, tradisyon ng mga parokyano noon ang magdala ng bolo o tabak bilang paggunita sa santo. Kinuha itong pagkakataon ni Andres Bonifacio at ng mga katipunero noong 1896 upang magsagawa ng malaking pagpupulong na hindi nalalaman ng mga Kastila. Bit-bit ang kanilang mga bolo, ginawang dahilan ng mga katipunero ang piyesta upang makalusot sa checkpoint ng mga Kastila. Nakilala rin ang simbahan ng San Bartolome nang mabanggit ni Dr. Jose Rizal sa Noli Mi Tangere ang mapaghimalang krus ng Matahong. Ang Matahong ay isang kalye na matatagpuan sa likod lamang ng simbahan. Sa Kabanata 42 ng nasabing aklat, sinulat ni Rizal, "Lahat ay hindi mapanatag at nalulungkot dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. Tumawag na ng doktor si Kapitan Tiago at ngayon ay kasalukuyang pinagpipilian nila ni Tia Isabel kung saan maglilimos. Sa krus ng tunasan na himalang lumalaki o sa krus ng Matahong na nagpapawis." Nagsimula yung krus ng Matahong noong 1813. Nadiskubre ito nung mga matatanda noong unang panahon na merong isang paanod-anod na kahoy sa ilog. Inuwi nila, ngayon gusto nilang gawin tong upuan. Ngayon, yung paggawa nila ng upuan, hindi nila mahati or mabiyak yung kahoy. Nangyayari, nagkukrus siya kusa. So ngayon, nag-decide yung lola ng mga ninuno ko, ginawa na lang siyang krus. Noong 1830, nagkaroon ng mga tinatawag na sakit na kolera. So yung kolera na yon, lumaganap yon sa buong lugar. Yung krus, inikot nila yon. So hanggang sa gumaling yung mga tao. So yon, lahat ng mga tao ngayon, nanampalataya na sa krus ng Matahong. So marami na talaga, so may mga dekada na rin na namamanata sa amin. So talagang hindi umaalis kasi ang biyaya ng krus ng Matahong ay tuloy-tuloy talaga. Kapag ka, yung devotion mo sa kanya ay tuloy-tuloy din. Malaki talaga ang mga pananampalataya ng mga taga-Matahong diyan sa krus. Yung napangasawa ko, nakilala ko siya dito sa krus ng Matahong. Dito kami nabuo bilang isa. Yung biyaya sa aming mag-asawa ng krus ng Matahong, sobrang ganda. Kasi ako sunod-sunod yung promotion ko sa trabaho hanggang naging manager na ako sa isang kumpanya ngayon. Kaya kami naman mag-asawa, binabalik lang namin kung ano yung dapat.